How much better is it to get wisdom than gold? To get understanding rather to be chosen, and to get understanding rather to be chosen, rather to be chosen than silver. And to get understanding rather to be chosen than silver. Okay, sabihin lang, mas maganda ng pangunawa, di ba? Ang meron ka kaysa gold. So, maganda ang gold and silver, bakit sila sought after? Ano ba meron sa mga yan? Rare, may value yan, okay? So actually, may mga ngayon, may mga technological, ano nga yan, di ba? Use gold, silver, but especially gold. Yes, ha? Huh? But especially, dahil rare sila, ginagamit silang panghold ng value, monetary. Okay? So, kahit sa panahon nila nun, ganun, alam nila yun. hindi pa yan ang kinakalawang, hindi yan nawawala. Okay? I mean, hindi siya kumukupas. Basta-basta. Sa akin, kumukupas na eh. Tinatamaan kasi. Anyway, so, ba't ganon? Siyempre, mahalaga nga yung gold eh. Anong sabihin ng bakit mas ganda yung wisdom? So, actually, pa ulit-ulit na to. No? Hindi ko na siguro kailang elaborate. Kasi pag may wisdom ka, pwede kang kumuha ng gold. Pero pag may gold ka, it doesn't necessarily mean na makakuha ka ng wisdom. Diba? Isa yan sa mga lagi nating, ano, sa mga mayayaman, sa libutan. Ha? Huh? Actually, pag may matalino ka rin, makakuha ka rin ng gold. Pero, iba pa rin yung wisdom na hindi lang gold na nakukuha. Okay? Spiritual. Na nag-iipong ka ng kayamanan sa langit. Anong kailangan wisdom meron kapag ganun? Spiritual. Spiritual din. Tsaka sa Diyos. Alam mo yung mind of Christ. Alam mo yung gusto niya. Therefore, yun ang ginagawa mo. Tapos, iniipunan ka na dun. Diba? Eh, yung gold dito, makaipong ka man yan, oy, namatay. Ano kaya may iwan yung ginto ko? Wala na. Diba? Buti man lang kung mabuti yung anak mo. Eh, alam mo kung gahamang ka, di ganun din yan. Diba? So, it's better to have wisdom. Okay? Hindi yan hirap intindihin. The highway of the upright is to depart from evil. He that keepeth his way, preserveth his soul. So, ano yung highway? Alam natin yung highway. So, pareho ba yung meaning dati niyan? Tsaka ngayon? Tingnan natin, ha? Alam ko, pareho lang, eh. Highways. Isa lang yan. Ganun din yan. Ibig sabihin ng highway, hindi mataas. Sabi, ito yung madalas dinadaanan. Ayan, sabi dito, let us flee and draw them from the city unto the highways. So, sa New Testament, may sinasabing, di ba, highways and byways. So, yan ay, pag sinabi lang highway, daanan, at especially, madalas daanan. Okay? Okay? So, kaya sabi dyan, the highway of the upright is to depart from evil. Ano sabihin nun? Pag ikaw ay umalis sa masama, not highway. Sige nga. Lagi mong ginagawa. Yun ang lagi mong ginagawa. Uy, may masama. Ayoko niyan. Diba? So, laging ganun. Laging ganun. Eh, bakit kaya ito? Uwi na naman ng maaga. No? Nasaan na pala yung water ko, Nay? Yung water. Ang bilis. Wala pa eh. Ang bilis magasgas ng ano ko eh. Oh, yan na naman si ano. Goody Two Shoes. Yun na yung tawag dun eh. Tawag na. Narinig niyo ba yun? Ito na naman siya, no? Bible na naman niya. Ah, linggo na lang, pupunta na naman sa church yan. Ano nga ganun? So, bakit? Kasi nga, tayo ay nape-preserve pag umaalis tayo sa masama, di ba? Pag dyan ka lang sa bahay mo, kunwari. Okay, may church ngayon. Hindi, may gagawin ako eh. Hindi mo pwedeng gawin yan mamaya. No? Eh, mga bata, ito na sabihin ko sa inyo, mga bata, bagay ito mga ito, nakakulong ito dito eh. Mga kaisip at mga kaisip kayo, no?
Ayan, si Nano, nagdadala agad itong mga to. Sabi, ay, nako, magdodoktor ako eh. Kailangan, ano, ganyan, may kailangan akong gawin, hindi ko magagawa. Ilang oras ang church. Diba? Estudyante ka, nag-aaral ka, nag-atabaho ka, makakuha ka ng ganun dahil lang kung ayaw mo talaga. Okay? O sabihin natin ganyan, 50-50, gusto ko eh, gusto ko kaso. Naniwala ka, ganito sabihin ko sa inyo, mga bata, pag inaagaw na ng kung ano man yan, yung para sa Diyos, eh kaso nagsimpa na ako ng umaga eh. Ano, paano yun? Ayun nga, isipin mo kung ano, ilang church ang kailangan mo sa isang linggo sa kapanahon na natin. Okay, tell me, okay na ba sa'yo yung once a week? Eh, nagbabasa na ako, nag-aaral pa ako. Niwala ko, iba yung nakukuha mo, di ba? Kaya nga sa, tayo sa mga nag-aaral, kung alam nyo to, yung iba, pwede ka na magbasa, di ba? Sa internet ngayon. Pero bakit yung iba nag-aaral, kukuha pa ng tutor, okay, meron ng video sa YouTube, kumikita pa rin yung mga, ano, yung mga training center. Hindi sila nauubusan. Bakit? Kasi yung tao, pag alam nila, iba yung learning mo pag nakikinig ka ng ganito. Alam nila yon. Pag expert yung magsasalita, babayad yun kahit magkano. Kasi iba yung dating nung bago man yan o lumang topic para sa'yo, iba yung may magtuturo. Okay? So spiritual, ganun din. Tayo napunta doon. Ayun nga, kaya kailangan natin lagi ng church. Okay, ano pa? Ano pa yung madalas natin ginagawa? Ayan, inuman tayo. Minsan lang naman eh. Iwas na naman yan, iwas. Kasi ganun talaga gawain natin. Dadahilan na yung pamilya. O, ganun talaga eh. Church. Lang yan. Ang galing ng ano, no? Bible gumamit ng ano. Lahat ng anggulo. The highway of the upright is to depart from evil. Doon tayo dumadaan. Doon tayo. Yun ang resort natin. Okay? Kaya tayo mapipreserve. Amen? Ano ba yung karamihan daw pumapatay? Ano yung maraming pinapatay? Bukod sa sakit. Aksidente, di ba? Kung ikaw ay iiwas doon, logi ka sa insurance. Pero okay lang. Isa na lang napahama ka, okay? Ayun lang, ito yung very quoted verse. Okay, tandaan nyo to. 16:18. So, pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall, no? So, interesting. Yung mga bakla, ang gusto nila, pride. Oo nga naman, kasi nga, kailangan mo talaga ng maraming pride bago ka maging bakla, di ba? Hindi yan, kahiya-hiya yan eh. Pag pinagmalaki mo, inaccept mo yan, sobo yung pride mo. Na talagang yun nga, nakaka-interesting na yun ang kanilang motto. No? At tayo dapat hindi. Nabanggit ko sa inyo last time na kung makakuha ka lang ng, actually meron na word na pwede mong ihalin tulad tuloy, i-substitute sa word na pride. I am proud because of my son. Nari, hindi ka lang proud dapat thankful ka lang. Hindi, ano eh, talagang ano, blessed. Pwede, blessed. Hindi, I'm proud of my achievement. But thankful. Hindi kailangan maging proud. Ba't ka maging proud? Ikaw gumawa niyan. Okay? So, kaya sabi dito, pag nagkaroon ka na ng pride, yan daw ay, ang kasunod niyan, nako, parating na yung destruction. Kasi kahit sino ka pa, laging merong pwedeng tumira sa'yo. Kung magaling ka, may mas magaling sa'yo. Kung gahaman ka, may mas gahaman pa sa'yo. Okay? At yung parallel niya, yung next, kaya medyo alam mo agad yung part 2, yun, and a haughty spirit before a fall. Obviously, yung fall is synonymous with destruction. Ang building, pag sinira mo, hindi yan taangat. Okay? Malalaglag yan or babagsak yan. Okay? Ganun din naman yung pride, hinalin tulad sa haughty spirit. Ano yung haughty? Ganun din yun, mayabang. Yan. Tingnan nga natin. Alam ko yun. Exactly. Haughty. Ha? Ang sabi? Showing the insulting attitude of people that they are better. Ayan. Arrogant.
Yan. Proud, yan. Sabi. Hotis, but spirit. Di ba? May spirit ang tao. So, yan. Hoti, yun nga. Sabi lang, mayabang. Oh, mga bata pa lang, mayabang na minsan. Pag yan ay hindi na ano lang... Yes, proud. Proud, tsaka... Yung pride is adjective, yung proud is ganun din. Parang proud ka, meron kang pride. Yan, tama. Pride is noun. Pag meron kang pride, proud ka. Adjective, proud. Okay? Eh, pride para siyang ano, verb lang siya na ano, noun. Noun niya. Ayun ang meron ka. Pag meron kang pride, ang tawag sa'yo, proud. Okay. So, ang mga kabataan, ang normal na kabataan, hindi mayabang. Kasi nga, alam mo, bata ka, wala ka pang alam. Hiwalay nga kayo dito. Gusto nyo naman kuya, tingnan mo nga kayong subukan. Yes. Doon nga kayo, no? Ate Jana. Doon nga kayo. Pareho naman kayong J. Yeah, tingnan mo si Ate Jana, oh. Ano yan? Behave. Okay? Yeah, mahawa ka ng behave. Peter, usog ka ng konti dito. Usog ka dito. Hindi kita makita. Ayan. Napahihirapan niyo ako eh. Palad ko yung ano ni Bad eh. Mga bata pa lang makulit na. No? Sino ba yan dito na? Mga taga doon? Okay. Yan, so actually, medyo magkatabi sila, yung 18 and 19. So, at anong kabaligtaran ng pride? Siyempre, humility, di ba? So, better is to be of an humble spirit with the lowly. Ano yung lowly? Lowly? Totoo, mababa. Pero hindi yun ang pagkumbaba. Ibig sabihin ng with the lowly, pwede rin. Pero minsan, ng lowly, sa Bible, ito yung mga mahirap, hindi masyado marunong. Okay, lowly. Pwede rin yun, humble. Kasi nga, hindi sila kapagmalaki. Kasi wala eh. That to divide the spoil. So, anong gusto mo? Kasama mo, lagi mga kapos. O gusto mo mayaman. Ayun yun eh. Pag-divide the spoil with the pride. Gusto mo yung divide the spoil. Alam yung spoil, di ba? Sa ang picture niya, lagi binabanggit sa pag may gera, nanalo kayo, uy, syempre, anong meron? Hindi, kayamanan na nila, sa inyo yun. So, kailan lang nangyayari yun? Pag may victory, okay? Umaapaw ang pera nun. So, gusto natin yun, sana, di ba? Kaya iba sa atin, gusto mag-abroad, so, makakuha ng marami, pera. Kaso, pag ang kasama mo, puro mga proud, ang hirap. Di ba? Payabangan din kayo. Medyo mahirap. Okay? At hindi mo gugustuhin yun. So, mas maganda pa raw na kasama mo yung mga humble. So, napansin nyo ba kung humble ka, gusto mo rin kasama humble? Pag mayabang ka, okay lang yung mayabang kasi pare-pareho naman tayo eh. Mayabang na lang tayo. Ngayon na to, di ba? Ako, di ko tumatagal sa ganun eh. Ayaw ko talaga eh, kasi. Hindi man yung utak ko eh. Hindi ako wala akong kapayapaan eh. Tsaka ka, mahawa ka rin. Diba? Tsaka ganyan ka rin. Oh, ikaw, meron ka rin ganyan, oh. Ha? Parang saan pa yun? Parang iyaano ka nila, eh. Ang tawag doon, influence ka rin. Kahit something na, siyempre, pag humble ka, kasa mo, sa alam mo saan ang galing ka, diba? Siyempre, hindi ka ganun ka-proud. Kaya sila, hindi! Dapat pagmalaki mo rin yan. Ganun, diba? Kaya sila gumagamit niya sa... Media, ganun. You have to be proud of your son. Be proud of ano. Kahit mga Kristiyano, wala na. Ganun na rin. I'm proud of my, kung ano man yan. Pati church. I'm proud of my church. Yung mga pride, mga proud. Ano, ganun din. Magkakaano sila. Anyway, so medyo ano na yan.
Understandable. He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. He that handleth a matter wisely shall find good. Masyado generic. Ibig sabihin lang, pag maayos yung pagkaka... Ano yung handle? Ano yung basic meaning ng handle? Hawak. Okay, very good. Okay, pag naayos yung pagkaka-bit-bit mo dyan, kunwari, maayos din yung... Siyempre, dadalhin sa inyo. So, especially sa tools, okay? Yung mga tools ko, naiingatan ko, pag kailangan ko na naman, hirap nung walang tools, di ba? Eh, paano kung ang tools mo, yung anong ano yan, katalinuan, okay? So, dapat maayos ang pag-handle mo dyan. Ang mangyayari niyan, may, ano yung sabihin mo, you find good? Ibig sabihin, yung resulta. Okay, very good. And ito yung maganda dito, yung handling ng matter, parang ang pinapalabas yan, ini-imply dyan is ano, ikaw lang eh, di ba? Pero tinandim niya yan sa nagtitiwala sa Diyos. Okay? So, yeah, minsan nakakuha ka ng maganda kasi magaling kang ano eh, mag-manage eh. Pero pambihira, pag ikaw naman nagtitiwala sa Diyos, yung happy dyan, parang blessed. Okay, sa, kung naalala niya sa Mateo, blessed is the sa look, sabi doon, happy is he. So, isa lang yun. Sabi, masaya ka. Okay? Nagpala ka. The wise in heart shall be called prudent, and the sweetness of the lips increaseth learning. Prudent, parang ganun din, matalino lang. Magaling ka mag sa judgment. Okay? So, sino ba nag-judge? Ito yung gumagawa ng judgment. Yung will ang pinaka nag-judge, pero may mga ano siya, di ba? Yung katalinuhan niya, yung puso niya. Okay? And the sweetness of the lips increased. Ano yung sabihin niya yun? Sweetness of the lips. At paano nga matamis ang labi mo, dumadagdag ang learning? Magaling magsalita. At? Yan. Eh, paano ka nagkaroon ng learning? Ikaw ngayon nagtuturo. Eh, pati tuturo mo sarili mo eh. Pwede din. Pero ang nakikita ko dito, sa ano to, interrelationship sa tao. So, pag may maganda kayo makitungo by means of speaking kindly to people, napansin mo, yung mga kind people, sa'yo din, ano, lalapit at matuturoan mo sila, syempre tuturuan ka rin nila. Ganun yan. Kahit sa profession, na nagkakasundo yung mga, kunwari, pareho tayong doktor, magiging close siya kasi pag hindi kayo magkakompetensya, ibig sabihin, magkakasharean kayo ng ano eh. Ganun yun. Pag may research mo yan, isa daw sa mga ano ng internet, kaya nagkaroon ng internet ang unang mga user niya, mga researchers, tsaka mga scientists. Kasi alam nila, hindi nila kaya eh. So, sarili nila. Kaya nag-exchange sila ng mga notes. So, ganun din tayo. Kaya ako, hindi nagmamadali na magkaroon ng kaibigan ng sinong pastor na napaka, ano, lalapit niya sa'yo, maniwala ka. Ganun din sa mga member. Malalagay sa'yo yung mga member sa church. Hindi yung problema kasi nga, pinaghangaram mo or something. Nagkakaroon niya dito ng mga, ano, sa pag nakita nila yung preaching natin dito, sila yung magtatagal. Pag-ibig natin sa salita ng Diyos. Yun yun. So, ganun din kayo. Konti ang kaibigan ko. Maganda yan. Wala maraming kaibigan. Quality naman. Kahit isa lang yan, di mo kailangan marami. Ang hirap kayo mag-maintain ng maraming kaibigan. Di ba? Okay. 22. Understanding is a wellspring of life unto him that hath it. But the instruction of the fools is folly. And like kung kinukot, ito lang naalala ko yung second part. Kasi nagtumatak sa akin yan eh, di ba? Naulit na ba yan? Opo. Sige nga, tignan na natin. Totoo yung sinasabi ni Stephen. The instruction. Tignan natin kung nagsasabi kang totoo ha. Nakita mo, wala. Instruction. Isa lang eh. Yan na yun. Diyan lang nabanggit yun. Pero naalala ko lang lagi yung, di ba, lagi ko sinasabi yan.
Kasi paano sila natututo eh? Wala ka naman nakita, okay, mga loko-loko dito, tutuwa ko kayo. Walang ganun. Kahit yung mga totoong loko-loko, hindi nila nasabi, okay, tutuwa ko kayo, ha? Paano maging... Hindi ganun. So, natututo sila pag nakikita nila yung kalokohan ng iba. Kahit yung mga bata, ganun. Nakita mo si... Kunwari lang, ha? Hindi naman lagi totoo kay Stephen to. Kunwari kasi kayo magkakapatid eh. Kunwari si Stephen, mabuti siyang kuya, di ba? Yung susunod sa kanya, ganun pala ginagawa ni kuya, ganun din ako. Eh kaso si kuya, medyo ano, gusto ko ngayon magloko. Hindi ginawa niya. Sabi sa kanya ni nanay, oh, bumili ka ng itlog. Tagabili to ng itlog, tsaka bigas eh. Gano'ng binigay sa'yo? Gano'ng mabigas ngayon? Ano, 96, dati 98. 98, ilang kilo yun? Ha? Isa. Patay tayo din. Hindi, mahal nun. Hindi, 40 yan. Yan, o. 40 isa. 48 dati, 46 ngayon. Nung ah. Hira tayo bumibili. O, magkano ang ano? Magkano ang ano? Magkano sa 2 kilo? 2 kilo? Pag 46? 92. O, binigyan ka na 100. May Peter, oh, sabi ko kay nanay, 46. Ah, 48. Yung pala, 46 lang. Hindi magkano, meron akong, ano, 4 pesos. Mata, ay, ganun pala yun. Oh. Matututo sa yung kapatid mo, di ba? Tapos, may income pa. Oh. So, hindi mo tino... At Steve, ay Peter, tutulungan kita kung paano, ano, ha? Magnakaw, ha? Hindi mo masabihin yun. Sasabihin mo lang sa kanya, ganito yung ginawa kong kalokohan, and therefore... Ay, nagkakit. So, nakita nyo ba yun? So, sa... Ako, yung ano ko dyan sa stock market, tsaka yung sa... Pagpapautang, di ba? Sa Bible kasi yung pagpapautang at pagpapatubo, talagang masama yan eh. Pero paano yung nangyari na yung mga tao ngayon? Parang business din, parang normal na lang sa atin yan. Di ba? Kasi nga, ginagawa nila... Tapos, katulad yan. Ikaw na mismo yung offer. Ano ka? May kailangan ka ba? Wala kang kailangan. Di, pero mangutang ka. Di ba? I-insta ka nila mangutang. Oh. Di ba? Itong mga to. Ginagawa tayong kubetus. Di ba? So, mga commercial na lang eh. Talagang, hindi mo kailangan, pero i-entice ka. Uy, bumili ka na nito. Ang laki na matitipid mo. Eh, hindi ko naman kailangan yan eh. Hindi mo naisip na hindi mo kailangan. Pero, oo nga, pag bumili ako nun, at kung 100 yon discounted, nakatipid ako. Pero mas nakatipid ka kung hindi ka bumili. Hindi mo nga kailangan eh. Ayun ang totoo, di ba? So tayo ay tinuturuan ng mga loko-loko para maging loko-loko. Paano? Paggawa nila ng kalokohan, natututo tayo. Kaya yung kabaliktaran, an understanding is a wellspring of life unto him that hath it. Kung meron ka pang unawa, maalala niyo, well, spring of life na yan. Spring of life, water, living water, fountain of living water. Paulit-ulit yan, Old Testament, New Testament. Sino yung fountain of life? Jesus. Eh, Jesus, di ba? Pwede rin yung Holy Spirit, bibigay niyo sa atin yon, and it will be unto us fountain of living water. Pag binigyan na tayo ng kaligtasan, well, syempre, isi-share mo na sa iba yon, hindi na mauubos yon. Diba? Yung sinasabing life doon, parang ano yun eh. Parang pagiging masaya. Okay? Sa mababaw na sense, ha? Kasi nga, pagligtas ka, masaya ka lagi. Tama ba? O, tapos, i-share mo pa sa iba yun. Hindi na mauubos yung kasiyahan mo pag totoong ligtas ka. Pag kunwari lang, madaling maubos yan. Okay? So, yan. Kabisaduhin ko nga ito para kukot ko na ng buo. Understanding is a wellspring of life. Unto him that hath it, but the instruction of fools is folly. So, doon tayo natututo, ha? Pag maayos, pag may pangunawa ka, syempre, alam nyo na, maraming place of instruction. So, formal, yun ang lagi ko naalala, hindi ko makakalimutan nung naiintindihan ko to. So, sila, natututo sila sa kalokohan, tayo, formal tayo. Kasi kahit sa school, kahit yung mga loko-lokong, ano, boss, kunwari, paano ka tuturuan yun? Hindi ka sabihin ko, diba tayo ng kalokohan? Hindi. Papraktisin na lang nila yon. Pag nakita mo yon, makikita nila pag ayaw mo eh.
Yung pag gusto mo, gusto ka nila. Ganun ang labanan. Okay, bandang huli, ko yung masama. Pero maganda nito pag alam mo kung paano rin umiwas. Kasi pwede ka namang umiwas eh. Nakaiwas ka, lulubayan ka rin nila. Yung maganda doon. Okay? So yan, okay? Sleepin ako kung matuturo ng kalukuhan yung ano mo. Okay. 23, the heart of the wise teacheth his mouth. Ngayon, paano yung sinasabi ni Stephen? Ang galing ah. Diba? Sabi, hindi ko tumuha mo yung sarili mo. Ayan, tama. The heart of the wise teacheth his mouth. Ibig sabihin kasi, parang sinabi rin sa Bible na out of the heart, the mouth speaks. Diba? Heart speaks. Kung wala nasa puso mo, yun ang sasabihin mo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, ganun din dito. Kung wise yung heart mo, ibig sabihin yung ang sa atin, syempre parang yung utak rin natin, ganun yan, o yung kaluluwa mo, o yung special spirit mo, pag nagpag-ugnayan sa Diyos yan, maganda yung condition ng puso mo, di ba? So ano lalabas sa bibig mo? Okay, hindi na sinasabing turuan mo, ibig sabihin lang yan, normally, maayos yung nasa loob mo, ang lalabas sa bibig mo, ay, ba't ang ganda na lumalabas sa bibig niya, hindi katulad nung dito, itong isang tao, lumalabas sa bibig niya, ito, ito, ganyan. Nakit kaya? Wala lang. Paano pag ginaya niya to? May mga ganun, di ba? May mga tao nakikigaya lang na, nakikipraise the Lord. Pero hindi niya ma-sustain yun. Kasi iba yung laman ng puso niya eh. Di ba? So, kaya ganun kayo, mga bata, huwag kayong gagaya lang na parang maganda yung ano, puro praise the Lord na naririnig kahit wala naman sa timing. Di ba? Hindi pinipiki ang laban ng puso. So, kung gusto mo malinis ang puso mo, paano gagawin mo? Ito, ano, ang salitaan ay mag- Diyan na. Paano malinis ang puso mo? Ano, magsalita. Hindi kasi diyan na. Anong naglilinis ng puso ng tao? Kasi hindi mo maiwasan, may mga nagmura dyan, may mga loko-loko dyan, may makikita ka na namang ano. Paano malilinis yan? Ang sabi ni Jesus. Ha? Turuan mo yung sarili mo. Paano nga? Ano yung naglilinis sa puso ng tao? You are cleansed by the... Ano? Ang Joan. Pwedeng blood of Jesus sa kaligtasan yun. Ayan. Ayan. Kaya natin kinakabisado yan eh. Diba? Sanctify them with thy truth. Yung sinabi yung gusto kong sabi kanina. These words that I've spoken to you, they are spirit and they are life. Sabi rin doon, you are cleansed by the words that I've spoken unto you. Pag kinig ka ng kinig na salita ng Diyos, kahit nung umpisa, nagsimula ka ng alam mo na, madumi yung puso mo, karnal ka, dalasan mo yung attend. Pag umattend ka na rin, umattend ka na nila, makinig ka na. No? Bawat salita ng preacher, alamin mo yung pinanggagalingan niya. Ako. No? Ako, nailala ko ganun din. Wala naman sa ating ano, lalo mga bata. Ako, nasave ako, 20 na ako, 20, 19, 20, ganun eh. Anong laman ng puso mo nung ganun, pag unbeliever ka na ganun? Ako, maniwala kayo. Madumi. Okay? Pero dahil kinig ka ng inig, salita ng Diyos, fellowship mo, Kristiyano, iniwasan mo yung dati mong ano. Ay, laki ng pakinabang, okay? So, kung magiging matalino ka, layo pala ng tinalo natin. Basta yun lang, pag maayos na yung kondisyon ng puso mo, yung... Hindi problema yan. Yung iba, masyadong ano yan, ano kasi sabihin ko? Hindi problema yan. Eh, laman ng puso mo, maganda eh. Kaya alam yung mga sinungaling, di ba? Parang kanina, di ba, yung truth. Ay, alam yan, mga investigador. Sabi nga sa yung pastor ko, parang investigador. Kaya, sa Panginoon, ganun din. Yung ating memory verse, Hebrews 4:12, di ba? Inaalam ng salita ng Diyos ano nasa laman ng puso mo. Alam niya yun. Pag pangit, pag galit ka salita ng Diyos, prinisayos, galit ka, uy, alam ko na, laman ng puso nito. Hindi maganda. Sino yung mga galit na galit sa Kristiyano? Sino yung galit na galit sa mga sa Bible? Madalas ay hindi, mga bakla. Maniwala kayo. Imamak nila yan. Kaya ako, hindi ko matagalan yan.
Sabi, ba't kagalit ka sa bakla? Mabiyan ka, nagtanong ka pa. Ikaw, kapasa ka ba ng Bible? Yung ganun eh. May sinasabi sa akin ganun. Sabi, masyado ka namang ano sa bakla. Ha? Kapasa ka ba ng Bible? Kulang pa yun. Galit, ang galit na galit. Hindi. Ang Diyos, ang galit na galit. Hindi ako. Ako, hindi ako ganun kabanal eh. Ang Diyos, ganun kabanal. Kaya galit na galit siya dyan. Okay? Sinunog nga, nauna na yung pierno sa kanila, pambihirang. Yung iba dito, iniipon pa eh, sa kanila, hindi na nakapaghintay eh. Ano yun? Eh, sana sa Bible na, ano, bawal bakla. Bawal bakla. Nasaan na ba tayo? Di ba tapos na tayo doon? Sa Genesis, kay Lot, Sodom and Gomorrah. Di ba? Lalaki yung mga bisita niya, gustong ano, rapin. Di ba? Oh, pinatay sila ng Diyos. Actually, hindi lang yun eh. Pero, di ba, bago papunta yung mga angel, gusto na silang sirain talaga ng Diyos. Kaya nga sila ng Diyos para lang makita. Ay, pambihira. Kung medyo may utak yung mga na-sense na nila yung mga angel to eh. Wala, hindi talaga, bulag na. Ayun, nakakita nila talagang sinunog ng Diyos. Okay? Marami pa tayo pupunta ang ganyan. Saan ba tayo? Exodus, oh, makikita mo yan. Deuteronomy. Anyway. O yan. malilinis. Eh, paano ano, may mga preacher, ang hang ng ano eh. Eh, bakit ganun? Oh, sige nga. Wise ba yun? Totoo kasi, parang yun nga, kaya nga sword ang tawag dyan eh. Yung sword, pwede mong pang-serve ng masarap na pagkain, di ba? Parang kailan lang, medyo gumastos kami ng konti lang. At, ano tayo? Kasi nagpaano kami dun sa ano. Wala kaming matambayan. Dito kami sa kumain ng masarap kasi parang medyo ano kami. Sarap, di ba? Ginagamit dun yung mga tools. Apoy, di ba? Apoy. Gano'n ka sarap ang apoy? Ha? Mahirap. Masakit ang apoy pag dinanyan mo yung kamay mo. Pero, pag ginamit yung apoy pang luto ng masarap na pagkain, masarap, di ba? Ganun din yung salita. No, kaya manghang salita natin sa kasalanan. Bakit? Para tayo naman nape-preserve. Di ba? Yung kayo, pag may nagsalita doon, okay lang sa kanila yung gay. Alam mo sa atin, hindi okay yun. Buisip yun. Mga bading, sodomites. Okay? So, hindi okay sa atin yun. Yung proud kanina, hindi okay sa atin yun. Hindi okay sa atin yung mayabang. Hindi okay sa iyo yung ano, sinungaling. Hindi okay yun. Okay. So, sabi dyan, an adept learning to his lips. So, pareho lang yun. Nagsabihin lang, tinuruan yung bibig at dinagdagan pa ng ayun na yun. Sabi ko rin, pag wise ang heart mo, yung lumalabas sa bibig mo, ay ako nga eh, sabi ko nga sa inyo, mabagal lang ano ko, para ako si Moses. Hindi ko alam sabihin na, naisip ko na pero hindi ko kayang isabihin. Hindi ko alam kung ano meron doon. Nasa utak ba yun, nasa bibig, o pwede rin, no? Yun, naglalabo-labo. Hindi ko makakalimutan yun kasi nung mga high school kami, nasagutan ko na, sabayan ko yung mga ka-classmate ko. Pero pang magsasalita na, problema ako ng teacher ko. Ano ulit? Ganun yun. Parang kinakain ko daw yung salita ako. Ano kinakain? Paano mo kakainin yung salita? Ang tagal ko bago maintindihan kasi nga hindi ako masyado ganyan. Sina Mark lang nagtsaga sa akin. No? Kasi nga, parang nabubulol, parang minamadali mo yung pagsasalita. Kaya, sa halip na pinapainggan ka pa, yun pala ang eh, natutunan ko rin, magkatagalan, nagsasalita ka, sabihin mo, articulate. Ang ano nila eh. Ayaw na ayaw ko dati ng gano'n. Kaso nga, yun pala ang kailangan ng mga nakikinig. Ang hirap pakinggan ng taong kinakain salita mo. Anyway, so yun, na noong una, yun nga, ayaw ko magsalita, pero naintindihan ko, yung mga naintindihan ko, na tinuro sa akin, ay importante, kaya ngayon, ano ginagawa ko? So, minsan, kahit naintindihan ko na yon, hindi ako tinatapad mag-aral ulit paano i-deliver yung mga bagay na na-deliver ka na magkailang beses na. Kasi nga, importante ito,
At minsan nga, ibang tao minsan hindi rin magtiyaga mag-aaral sa salita ng Diyos. So, nakita ko yon. So, inaaral ko ulit. So, nadadagdagan ako na kasi sinasabi dito, it added learning to his lips. So, maraming paraan na sabihin ng isang bagay. Okay? May isang bagay akong gusto sabihin. Pero, ilang beses mo yan pwedeng sabihin sa anong paraan. Maraming paraan. At tayo minsan yung ibang paraan yung nagkiklik sa ibang tao. Napaulit-ulit tayo dito. Okay? Pagod na ba kayo? Nakain pa ba kayo? Okay. Okay, dyan na muna tayo. At ako'y naghihingalo na rin. Yan ang gaganda ng ano, sa Proverbs, di ba? Abisan niya, matapos lang tayo dito kasi sinapiya sa na panghinayang, no? Maganda matapos natin itong sasabay-sabay, eh. Wala kayo. Dito ako nagsimula sa Proverbs. Inaalam ko yan. Yung pala, magagabay kahit sa Old, sa New Testament, yung terms ng Proverbs. Pag alam mo yung sinabi sa Proverbs, parang naintindihan ko yung prinsipyo dito. Yan ang totoo. Iniipon ni ano to, eh. Kinumpile ng hari at yung mga ibang tao pa. Eh, ano pa? Nagpala ba kayo? Amen. Amen. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa Proverbs 16. Magpatuloy na yung Panginoon. Napakaganda yung mga famous verses dito. Yung mga hindi rin masyadong kilala. Ito po'y patutuo ng inyong salita, Panginoon, na yung nagko-cohere, Panginoon. Yung mga natutunan namin dito sa church, Lord, matapos namin to for this year. Ay marami na po kaming nalalaman, especially mga kabataan, Panginoon, mga batang Kristiyano din, ganun din po, Lord, it's the same. We pray na ma-saturate kami ng salita, Lord, sa Proverbs, mga terms and principles, Lord, na kailangan namin as we go along, we go ahead with our learning sa inyong salita, Panginoon, ganun mo, lagi malulati, gagabay sa bawat isa. Ingatan niyo po kami sa mga pagkatabaw, pag-aaral, safety po sa bawat isa. Yung mga sakit, Panginoon, kailangan i-pray kay Ate Bing, Panginoon, na siya rin po yung nagsasabi na kanyang ang dapat gawin sa kanyang naramdaman, Panginoon. May tutulong naman sa kanya. We pray na siya rin magkaroon ng lakas ng loob, Panginoon. Huwag na lumala ang kanyang sakit, Lord. Hindi po yung mga pinapanalangin na alalaya na yung Panginoon. Sila po yung mga kalala sa inyo, magtiwala sila sa inyo. Maintindihan nila na kailangan namin ng instruction, ng iyong salita. Hindi pa kami na madalas nang matin dito, Panginoon, na nawa hindi kami take for granted, Panginoon, na dito kami sa church. We pray na kayo po laging kino sa amin nung gamitin niyo pa yung mga salita niyo, Panginoon, ng record. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ganda po tayong isa.